Mga Karos, good morning po sa ating lahat. Welcome back po muli dito sa aming channel. Yan, kamusta po kayo? Bali, November 30, araw po ng Huwebes. At isang araw na lang or bukas ay December na. So, bali, ito ilang linggo o ilang araw na lang ay Pasko na naman po. Bali, ito mga Karos, papunta tayo sa Phase 4. Pagpapatuloy natin dito yung ating tatlong magkakasabay na project. Bali, yung isa ay malapit nang matapos. Retouching na lang po at onting linis. Hinihintay na lang po natin dito yung installation po ng ating Korean blinds. Tsaka merong konting retouching din dito si Kuya Jun, yung pintor po natin. Bali, ito, ipagpapatuloy din yung ating mga tiles installation sa kitchen, sa flooring, sa pangalawang project. At yung ating structural form naman sa bagong project. Oh, yeah. Kaya ito mga Karo, samahan nyo po muli kami ngayong araw po ng Huwebes. And enjoy watching po. Then let's go. Tara. Dito na ulit tayo sa Phase 4. Good morning and good morning sa ating client owner. Ito yung mga nagawa kahapon. Installation ng tiles. And dito si Louie. Good morning, Louie. Good morning. Good morning. Unti na lang po yung kakabitan ng tiles dito sa flooring. Ito, may tiles pa tayo na 40 by 40. Bali, ang kukunin na lang ni Louie rito yung magkabila. Yan, may siroho po rito konti. So, dito talaga, nakakaroon talaga siya ng siroho. Siroho talaga. Pero halos dito sa labas, halos okay na. Kaya ayusin na lang po yung mga ibabaw niyan. Sa steps, ayan o. Gusto lang pa ng tiles po ito. Ay, si Bilogo. Good morning, Log. Good morning. Ay, good morning. Ito yung ginawa ni Bilog kahapon. Tapos kinubera niya muna yung kanto ng masking tape. Ano ba tawag dito? Masking tape or ano? Packaging tape. Packaging tape pala. Ayan ah. Kinabera niya muna kasi naka 45 degree cut angle po tayo. Mas maganda nga po ito tingnan. Medyo sensitive nga. Sensitive lang yan kasi sa mga nagkakabit po nito, ang ginagawa lang po namin, ang finish nito polymer. Yan dito. Polymer po yung ginagawa namin dito. Yung pinakakanto niya. Kasi yung edge niyan, wala na pong laman niya, kundi tiles lang. Yan, matagal na namin pinapaliwanag to. Yung mga ganito klaseng installation. Itong kanto rito, tsaka yung kanto rito, wala pong laman na palaman niya, kundi tiles lang po yan na magkadikit. Tapos, ito, bali, pinakamagandang ipahe dito sa finishing, polymer po, polymer. Yan, hindi tile grout. Polymer yung ipapahid namin para matibay. Yan. Ay, Kuya Boy, nandito si Kuya Boy. Good morning. Ayan, may kukunin si Kuya Boy na. Bareta po, bareta. Ayan, ayan pa. Ayan sa dulo. Panghukay. Installation ng tiles. Ito yung kitchen niya. Tapos dito kahapon, dumating po yung ating 3 meters. Yan, 3 meters lang na PVC panel to. Ayan o, additional. Bali, 14 pieces po to. Yan, para malagyan pa po yan. Yung kisa may rito. Sa toilet and bathroom, last na yon kapag nagawa po yung ano, yung mga tiles or na-install. Tapos ito naman po yung ina-assemble ni Master Jojo. Kahapon. Ayan. Ito po yung plywood gagamitin. So dito, tuloy-tuloy pa rin po yung installation ng tiles sa flooring niya. Matatapos na yun, malapit na. Tapos dito naman po sa kitchen, ayan, lalagyan pa ni Bilog to pababa. Ayan. Bali dito, kailangan naka-flooring muna bago mailagay yung mga siroho pababa. Ayan. Dito nga pala mga Karos, itatiles namin yung ito. Ayan. Pero yung gilid nito, hindi na. Ayan. Nakuha mo na, kuya? Ayan, bareta. Saka dito, hindi na.
Kasi tatamaan po yan ng installation ng aluminum. Bali, aluminum kitchen cabinet nga po yung papagawa din ito ni client. Okay, bali finishing carpentry. Si Master Jojo nandun lang sa kabila, nagle-layout sila. Tapos dito, pagpapatuloy din po ito yung finishing carpentry. Eh, bali, ang ganda rin ng combination nito kasi naka-wall-fluted panel po ito. Yung wall-fluted panel, tapos sa TV console niya, yung platform niya, naka-painting. Kaya ganda po ng kalalabasan nito. And tapos yung vernice. Wow. Okay, yan lang po muna yung assignment natin dito. Tara. Opya, dito na tayo. Okay, may dadaan. Bali, kahapon nga po pala, hindi nakakot ni Rolly yung ating panambak. Yeah, pero nakako siya ngayong araw, siguro after lunch. Kung hindi after lunch, siguro nga hapon. Yan, yeah, mga panambak natin. Importante na mapahakot natin to kasi para lumuwag-luwag at magkaroon pa tayo ng stockpile. Yan, mga problema na nabanggit ko kahapon, ito yan, i-adjust namin yan. Siyempre, ito, usual na to. Septic tank. Lagi pong nakausli sa ating wall putting. Ito kasi sa phase 1 and 2, nilagay po nila rito ng developer. Dito nakalagay yan. Eh, dito sa phase 4, banda rito. Kaya medyo mahirap. Sila Jamil at si Ricky. Okay, dito tayo. Andito si Tam Tam. Good morning, Tam. Good morning. Good morning, good morning. Si Master Jojo, good morning. Good morning. And si Kuya Boy, kanina. Good morning uli. And si Ricky, good morning. Good morning. Good morning, good morning. At saka si Jamil, good morning, Jamil. Good morning. Eto, tutuloy nila yung narito, yung mga pipelines. Tutuloy din po nila rito yung ating sinta. Saka rito rin sa harap yung preparation nito. Yung gate nga po pala nito, prepared ni client na nasa harapan po. Harapan ng pinto. Yung maganda rin po yung kakalabasan nito, mga karawas. Abangan natin. Subaybayan po natin lagi rito. Makakuha kayo ng idea tsaka design. Pero dito, ito yung pangatlong unit na halos sa napapareha ang motive color. Black, white, gray. Ang daming may gusto nun, no? So, syempre, kung ikaw may-ari ng bahay, ikaw ang masusunod, di ba? Yun, yung unang ginawa namin dyan, finishing, black, white, gray. Tapos yung ginagawa namin dyan sa black 24, black, white, gray. Ganun din dito sa black 27, yan ang multicolor, black, white, gray. Pero may kakaiba silang, may mga kakaiba po silang tema, ang dating, ng concept. Yan. Ayan, bali, binibigyan muna ng instruction ni Master Jojo yung mga kasama natin. Kulang na siguro yung Kuya Boy, magkano po ba kayo rito? Magpa-planning na? Hindi pa. Asintada muna. Okay, sige. Para yung mga block. Mabawasan. Mabawasan, madispect siya. Bali, ito yung formang ginawa po nila kahapon. Yung sidings, yan, pwede na po yung baklasin para makasingaw po. Yan, para makasingaw. Pero dito, mahihirapan kami rito yung sa likod nito. Pero matatanggal yan, syempre. Ayan, asinta. Asinta na. Asinta tayo. Ayan, para mabawasan din po yung mga hollow blocks natin. Ito nga po pala, mga karos, kaya hindi ganun kadami na yung hollow blocks nito na in-order natin dahil ito ay magre-reduce na tayo dahil nakabuhos nga ito. Buhos yung ginawa natin dito. Yan, prepare na agad ng hollow para sa mortar. Drill. Anong number? Pako 532? 532, sige. Okay, lalabas muna tayo.
yung Sahara. Konti na lang yung Sahara. Yan, bibili muna ako ng Sahara waterproofing compound kasi kailangan yun kapag mag-aasinta. Yung mixture ng ating mortar ay dapat may Sahara for waterproofing. Okay, let's go. Tara, hardware. Salamat po. Eh, sige ma'am, dito na lang po. Yan, mabigat naman niya, hindi yan malalaglag. Thank you. Thank you, salamat po. Aha. Okay, ito yung ating Sahara. Yan, bali isang box yan, yung Sahara. Pag isang box, 30 yung laman. Yung brand Sahara, pero yung ngayon, yung binili natin, Dabco. Yan, maganda rin po yan, pang waterproofing sa semento. Tapos yung pinabibili ni Master Jojo na masonry drill bit. Ayan, 90 pesos para dun sa finishing project natin na finishing carpentry. Tara. Yo. Drill bit. Ito yung edge na binili natin, yung Barateha oil stone. Half by one. Iko-cover dito. Ang gamit namin pa ako yung D1 na finishing nail. Kasi kung wala nito, ganito yung tsura nyo. Para hindi ka na mahihirapan mag-brasilya. Sahara. Sahara. Up ya. Tam, sa isang semento, isang Sahara or waterproofing. Yan yung gawa po natin. Solid. No, napaka-solid na, Kuya Boy. Papasukin pa ba ng tubig yan? Alabo ng pasukin yan. No? Kahit yung anay. No? Kahit nga surot. Kahit surot. Ayan, binabaklas na po nila. Wala na silang tubig. Ayan. Opya. Lagay mo lang tam sa ano ha, sa safe na hindi matatapon. Ito, nagbabaklas lang po sila rito tapos sa ile-layout na yan. Ayan yung umpisa na ni Ricky Magulog. Ito pang layout natin. Ito. Stop na stop lang siya. Ayan, sige lang. Kuya, hindi nyo pa ba kailangan ng andamyo rito? Hindi pa? Para makapag-prepare tayo? Hindi pa naman. Hindi pa, no? Oh, sige. Kahit hanggang dyan lang, no? Oo, oh, sige. Okay, dito naman tayo. Eh, si Kuya Dinto. Good morning po, Kuya. Hoy, good morning! Yan, ah. Ito yung tinatrabaho ni Kuya Dinto ngayon. Bali, hanggang ngayong umaga ka na lang dito, no, Kuya? No? Yan, hanggang ngayong umaga si Kuya Dinto. Bali, after break time, lilipat na po siya dun sa ginagawa nila Master Jojo. Yun, kukompletuhin ko na yung primer paint materials po. Baka bukas nandito yata si Kuya Jun. Yan, baka bukas. So, kukontakin ko pa po siya para ito matapos na. Yung mga binili nga po pala natin kahapon, yung parang sa hanger rod at saka flanges, baka mamaya ikakabit. At saka yung sa feed trap dito. Kaya ikakabit po mamaya. Yun, halos pang turnover na po to. Meron na nga lang po tayong hinihintay pa. Korean blinds. Tapos dito, nakapili na po si ma'am ng ilalagay na wall mirror. Yan, dyan. Yan na lang hinihintay natin. Yan na.
Puro ano, puro mabusisi yung napuntang trabaho kay Kedin do. Ayan, no? O, pang finishing. Ang sarap magtrabaho, kuya, pag malinis na, no? Sir? Oo, no? Kaysa sa maraming magulo. Magaan sa, ano, pakiramdam. Oo, magaan sa pakiramdam. Ayan, no? Hindi ka na ma-stress. Oo, tama, tama. Ayan, sinasama namin sa vlog yun para kahit papano, nararamdaman niya rin po yung feeling ng mga manggagawa. Mas masarap talaga magtrabaho pagka ganyan, malinis na, maluwag. Kaya nga sa amin talaga, hanggat maaari, laging malinis at maluwag. Simula hanggang matapos. Para yung manggagawa, may peace of mind po. Okay, iwan na po muna yung iba dito kasi gagamitin pa ni Kuya Jun yung ibang part ng pintura rito. Bago tayo mag-pull out para hindi tayo magpabalik-balik. Ayan na. Ayan na. Ayos na. Kuya, may ituturo lang akong konti rito. Dito banda. Yan sa copper tube line na to, kuya. Paki-ganyan. Tapos itong ano? Itong paikot po nito. Ayan. Tsaka sa labit. Ayan mo ako yun. Sige. Kuya, ikaw na bahala. Ay, puta ko talaga yan, sir. Bago dito pala. Sige, salamat, kuya. Oo nga, yun. Meron pa rito. Sige po. Yan na. Yan, lock natin. Nasa loob siya. Yan, tara. Dito tayo sa labas ngayon. Yan, magpapagas muna tayo. Dala natin yung owner. Bibili tayo ng cornisa. Tapos bibili na rin tayo ng pintura para dito sa pangalawang project natin. Kailan ba yung last na pagas natin? November 26. Aso nga lang, medyo marami kami pinuntahan nun eh. Kaya ito, back up na tayo ng gasolina. Kaya 500 po. Kulay pula po. Pero okay lang po, sa pawante. Sige po. Hardware tayo rito sa May 13. Kaya bumili tayo kornisa. Ayan. 10 piraso. Para dun sa pangalawang project natin. Ayan. 3,000 pesos. Boss, thank you. Tamad. Bibili naman tayo ng mga pintura. Tara. Dito naman tayo sa isang hardware dito sa paradahan. Yan nga kay Ma Melanie. Yan, bumili na tayo rito ng mga material paint. Ito. Dalawang flexiband. Isang balde muna ng Davis Ponto. Yun lang kasi yung available dito. Tapos sa 6 na bag ng skim coat. Isang boral. Yan, acrylic emulsion niya meron na. Tapos 3 galon ng lacquer thinner. Paint thinner pala, 1 galon tapos 3 galon ng lacquer thinner. Para doon sa mga barnish. Isang lacquer lang 'yun. Baliktad. Hindi, papalitan ko na lang doon. Pareha lang naman yata ang presyo kaya pala puro paint thinner. Yan, 3 galon ng lacquer thinner, 1 paint thinner kasi kadalasan yung paint thinner pang ano lang naman yan, yung panghalo dun sa haspe at saka panghalo po dun sa QDE. Tapos meron na rin po tayo rito Acritex primer. Yan, meron din tayo rito ng lacquer flow para isang bagsakan na lang puro. Medyo marami rin po yung materials dun kasi may closet, bar counter at saka TV console. Fixing materials, ayan. Paintbrush, tapos meron na rin tayong epoxy ALB. Tapos bumili na ako ng lever type doorknob para dun sa pintuan ng kwarto. Yan, polytop, meron na. Kuya, yung hardener niyan, may kasamang hardener yan. Yes, i-double check ko na lang. Yan, nagbigay nga pala si Ma'am Melanie sa akin ng 5 supot ng hand gloves. Kahit luma na, bigay ito, malaking tulong na po yan. Yan, magagamit namin pang araw-araw na trabaho. May titingnan pa ako rito. Ano ba ito? Ah, ito. Yung fixing materials din. Liha. Tapos itong roller. Kailangan may pakita natin sa video. Makalaman nito. Yung dalawang acrylon roller. Tapos sa 4 na handle ng ano? 4 na handle. With handle na baby roller. Tapos 6 na. Refill na lang para tipid. Tapos
30 or 40 peraso yata ng ano to. Liha na number 100. Sa nakikita niya medyo madami na yan, dala-dala natin, pero magkukulang pa yan. So ano lang muna to, panimula. Wala pa po dyan yung mga finishing, mga pang finishing materials. Dito na, no? Tapos may ano pa tayo. Kuya, pangalan. Thank you. Papalitan ba natin ng ano yan? Locker? Papalitan ng locker to. Tapos masking tape. Yan, maraming masking tape dyan. Tara. Check mo na, pa-check. Ito yung hardener. Kasama nung polytop. Ma'am, yung ano pala, yung locker thinner na tatlo, pinalitan ng locker, ano? Yung paint thinner pala na tatlo, pinalitan ng locker thinner. Ayan. Tapos anim na, na ano, na skim coat, isang boral. Kompleto na. Thank you. Okay. Dito na ulit tayo. Yan yung ginagawa ni Master Jojo. May mga pintuan to. TV cabinet. Tapos dito mga karawas, ito yung mga binili natin. Yung isang bag ng Bora, limang bag na skim coat, isang balde lang ng Davis Fondo, dalawang balde ng Flexiband. Yung wall kasi rito mas mahaba. Kaya mas mahaba yung mga outside wall dito compared dun sa ginawa natin. Bali, nakano yata tayo ron. Isang balde ng Flexiband at saka tatlong galon ng Flexiband yung nagamit natin dun. Yan, locker flow, meron tayo rito. Yan, Acrytex primer. Yan, pinampipintura po natin sa mga exterior wall. Yan, masking tape, baby roller, acrylon roller, kahapon. Bali, kahapon meron tayong binili na handle, no? Handle po ng ano yun, ng roller. So, na yung extension yun, extension handle yung para sa pagpipintura sa mga pader. Yan, locker thinner, tatlong galon, isang paint thinner. Acrylic emulsion yan, bumili na tayo. Tapos ito, wala pang doorknob po yan. Paintbrush, epoxy AND. Tsaka ito, body peeler, polytop. Yan, paghahanda lang po rito sa mga pipinturahan. Yung pang primer coat natin, magkukulang to. Yan, medyo malaki po yung area. Sa ceiling naman, makakatipid na tayo sa pintura dyan kasi PVC panel. Pero ito, may chrome ceiling kasi tayo. Yan na. Installation ng tiles. Ang ganda na. Pati rito, nilalagyan na isa daanan ng floor drainage. Linis na. Ito, bago mag-break time niya na daanan ko muna ito isang project natin. Meron binigay si Ma'am Melanie nga ng mga hand gloves, medyo luma na, pero pwede nilang gamitin. Magamit nila rito. Ito yun, hand gloves. Walang chance ka kay Ricky. Kasin ta. Nakay Kuya Boy. Hindi, sir. Lahat. Titigisa kayo. Wala na naman. Ito yung asin ta. Dapat yung nakatali sa leg eh. Ito pala oh. Kulay ano kasi, no? Kulay simento. Metallic eh. Padama na kami. Okay. Lagawin natin yung RG. Ito mamaya may latag na ng mga parilya bakal to. Tapos sa C-beam. Ayun yung gagawin dito. Mga karos, bumalik na po pala tayo rito. Ayan o, mag 11:45 na. Mamaya alas 12 na. Yan, bigla ang punta ni Kuya Jun dito. Ayan. Ayan si Kuya Jun o. Kuya Jun, magandang araw. Good morning, boss. Ayan, good morning, good morning. Okay, bakit nga ba nandito si Kuya Jun? Dati, napaliwanag namin
itong floor area niya, simula nung binaklas namin yung toilet and bathroom dyan, nag-iwan siya ng marks na ganito. Napapakita ko lang kayo dyan. Ayun o. Okay, boss. Ang lapad dito. Tapos pagdating doon, manipis. Diba? Hindi naman po natin yan pwedeng habulin to. Kasi pagka hinabol po natin to, ang installation ng tiles magiging tabingi. Tapos kapag sobra naman sa plastering to, magiging manipis naman dun sa cove ceiling natin. So sinunod natin yung tamang pinaka floor area nito, kung saan dun tayo mas maganda sa eskwala niya. Ngayon, kaya nandito si Kuya Jun para pinturahan niya po yan. Yan, pipinturahan niya ni Kuya Jun. Pagkatapos po ang finish, magmumukhang hindi siya halata na meron pong ganong kalaking siwang dun sa area na yan. So lahat po, ginagawa natin ang paraan para gumanda. Tapos meron pa akong unting ipaparetouch sa kanya rito sa shelves, sa hamba, at saka sa pinto. So yan, sa kanya na po natin na ipapagawa na lahat. Yan, si Kuya Dinto nga po pala, doon na po duty mamaya sa kabilang project doon sa pangalawa. Ayan, may iwan na si Kuya Jun dito. Bale, ito po mga karoon sa hapon na. Ayan na, maaga nga po pala tayo magbibigay ng update dito sa mga project natin sa Phase 4. Pero bago po yun, shoutout kay Francis, Alexa at Dennis Nicole. Yan, shoutout po sa inyo, ingat po palagi. Meron niya po pala kaming bibisitahin ni Master Jojo dito, bandang Kawit. Paglagpas lang po ng Robinson na Tejero. Yan, meron tayong bibisitahin na bahay po doon para ma-ocular visit lang po muna. Then pag-uusapan namin nung may-ari kung ano-ano yung mga pwedeng gawin at mapagkasunduhan. Bale, ito, let's go. Punta na tayo ng Phase 4. Medyo maaga itong update natin para makapunta pa tayo dun sa pupuntahan natin ngayong araw. Tara! Yan, meron lang akong pinapaayos pa kay Kuya. Kay Kuya Jun dito sa pinto, sa hamba. May konting retouch pa. Yan na. Yan, tapos ito pinapahabol ko lang yung kulay nito, medyo light. Yan, light pa yung kulay. Kaya Jun, paano ha? Oo, boss. Oo, sige. Ayaan na muna kita dyan. Oo. Sige, sige ha. Welcome lang dito mga 5. Alas 5. Doon na tayo magkita kay Batang. Oo. Sige ha, doon na lang. Hindi ko sure, baka mga abutin ako dito ng alas 6. Oh, sige, okay lang. Basta doon tayo magkita kay Batang ha. Salamat po. Ito nga ito, boss. Ito, hindi natin pwedeng sabihin na 100% na talaga kaya, tayo isa. Pero gagawin ko yan ng paraan. Sige, sige. Yung parang pumareha lang dito, Kuya Jun, ha? Oo, yung makita lang nila ka, parang ano na kayo. Kasi hindi naman lahat eh, kagaya natin ang artistic. Oo, sige, sige. Na pag nakita na, kaya, okay na rin. Oo, sige, sige. Dilan na yung mga pupuna. Pero bago mo pa rin yung tabis ko, parang dyan. Sige, Kuya Jun. Okay, sige. Ah, ikaw lang bahala, ha? Oo, basta pupunta na lang ako doon. Pagtapos na ako, isihig na lang. Sige, sige. Para maging maganda lang po yung floor area na yun. Halatado talaga. Tara. Tapos dito naman sa ating ikatlong project. Eto, nakapagpahakot na kanina ng, ano, ng palambak dito. Yan, binabawasan na lang uli nila yung lupa. Eto, papahakot uli natin to kapag dumadami na. Kaya medyo madami na. Ilang meter pa na to? Oo, sakto yan. Tama yan. Isang gate lang tayo ha. Isang gate lang to. Papas ang finish niya, magiging 90. Ayan, sinta. Ayan, ganito yung finish niya. Binaklas na po nila lahat. Tapos sa asinta tayo, papabuti namin to kahit hanggang 5th level po ng ano, asintada. Tapos dito naman yung installation ng tiles sa flooring. Ayan, mga si Rojo. Ano nga. Tsaka si Kuya dito na dito na nga rin pala. Ayan, nag-apply na siya ng skin coat po dito. Ito yung mga pinalitadahan ni Louie rito.
Ayan, finish niya, skim coat. Bali yung plastering, naka-rough. Yan yung maganda sa skim coat, kapit na kapit po yan. Pag-ara plastering. Kasi yung ginagawa nga ni Master Jojo rito. Yung TV console. Tapos yung installation ng tiles sa lababo. Gandang araw, sir. Gandang araw po. Saan po ba yung location, sir? Ng ano? Anong subdivision po yan? Ito eh. Forit. Ah, Forit. Grand... Cedar. Crest. Okay. Oh. Pero akawit po yan, oh. Hindi ko nga alam kung saan ito. Walang nakalagay Cavite. Oh, parang hindi kawit ko, eh. Hindi ko alam. Bali, sir, ano yun? Mag-ocular visit po kami ron. House renovation. Ah, talaga? Oh, ayun, maraming salamat kay ano, kay Ma'am Michelle. Kakaibang ocular visit to nyo. Service. May service pa. So alam naman kasi ni Ma'am yung issue pa natin kung bakit hindi tayo makatanggap sa ano, sa labas. So napaliwanag ko na kay Ma'am. Bali ito, nakaano tayo, naka-grab. Mukhang bilis nyo, sir, ah. Taga Camellia po kayo? Hindi, nakapaghatid lang po ako dyan. Sakto, kaya sakto pala. Oo, sakto. Kasi lumabas po dun sa ano, Camellia. Yung nakapag-drop lang po ako. Kaya nga. So, ayan, Ma'am Michelle, magkikita na tayo. Yan, ilang oras lang, nandyan na kami. Tara. Grand Forbes. Yeah, Antel Village. Parang dito na 'yan, oh, kuya, no? Yes, sir. Ito na 'yun. Oh, ito na pala. Ang lalaki ng bahay dito. Ang tataas pa, no? Ang tataas. Hiwa-hiwalay ang mga bahay. Grand Cedar Crest. Ang lalaki na, sir. Ang lalaki, tataas lang. Oo, ang tataas. Ayan, dito na tayo. Bali, Antel Village nga pala to, no? Antel. Yan na, shoutout po kay Ma'am. Yan, naimbitahan tayo rito. Actually, maliit lang yung pinagagawa niya rito. Repair lang, refer. Kasi alam niya naman na marami po tayong ginagawa sa Lumina. Ayan yung bahay, oh. Ayan yung bahay. So maliit lang yung pinagagawa na ni Ma'am dito. Actually nga, sa tansya ko mga nasa tatlong araw lang magagawa na po namin. Ito, may balak din po sila yata ang ipagawa to balang araw. Tingnan nyo, pinakalawa na. Pero malaking trabaho na kasi to. Tapos ito na yung napag-usapan namin. Sa screen door, may balak din po siyang papalitan po ito. Kaya kila Master Batang. Tapos itong pintuan, may papabago rin. Kaya may damage po itong hamba. Kaya may damage. Tapos yung gitna ng kisame, papalagyan niya ng mga PVC panel. Yan, parang may sentimental value kasi yung mga narito, yung design. Palalagyan niya lang ng PVC panel, tapos retouching paint lang. Tapos ito, hilamos pintura lang.
Tsaka dito. Yan, may isang bahagi pa ng kisame doon sa may bar area. Yan, meron din po lalagyan doon. Then, ito yung gagamitin na kisame. PVC panel. Tapos dito, yung switches. Yan. Yung pagkaka-install po kasi nito, yun, ayusin din po namin. Medyo nakaumbok. Tapos may konting retouching. So ito, bilib ako dun sa arrangement ni ma'am sa interior. Yun, ganda ng mga gamit. Gamit din talaga yung nagpapaganda. Tingnan nyo. O, diba? Tapos samahan pa nung design natin sa amin. Yan, okay na tayo rito. Bali, asahan natin Saturday and Sunday. Baka nandito tayo. Yan, okay na po tayo rito. Yan, maraming salamat po kay ma'am ulit. Yan, uwi na tayo. Okay na po. Hindi ka naman naghintay ng matagal, no? Sakto lang. Ayun yung mga bahay dito. Yeah, uwian na po. Sakto lang po yung pag-uwi din natin. Ayun po, 4:30 na. Hapon. Yan, sa tansya nga namin yung trabaho dun. 2 to 3 days. Kung kakayanin ng 2 days, mas maganda. Para hindi rin po maabala si client. Yan. Pero may iwan pa rin po dun sa ano, sa site. Ah, magtatrabaho. Ito, pauwi na tayo. Ito lang pala yung burr finish. Oo, ganyan yung burr finish nila. Yung burr finish nila, ano na eh. Pang pwede mo nang lipatan eh. Papagandahin mo na lang talaga.